kabila ang gwapo ng nasa slide. Nagawa mo sa video, di ba? Kaso lumabas ang ganda. Good evening! Kamusta? Talaga ba? Pakitingnan yung kanan na tao na nasa kanan. Pakikumusta kayo? Kumusta ka? Ang tao na nasa kaliwa? Pakitabihan? Mayaman na. Yon! Para naman kahit papaano, di ba? Mabago na yung buhay natin. At hindi na lang payaman eh. Iba na yung inaklap natin na mayaman na. Di ba? Maraming bagay kasi yung pwedeng ikayaman natin. Yaman ng pagmamahal, gano'n. Yaman sa learning. Lalo na kasi lagi kayong nag-attend ng Monday habits. Honestly, check. Sino na dito yung mga naka-perfect simula ng January hanggang March? Perfect attendance sa Monday habit. Wow! Palapakan nyo naman yung sarili nyo. So, meron po tayong graduation. Mga hindi ko alam kung kailan. Well, taas kami ng mga bago dito. Okay, taas naman na mga first-timer marinig at makita ng aking kakintahin. So, meron po tayong mga first-timers. Sige po, pakilala lang po ako ng very light because I'm not the speaker for tonight, di ba? Aware naman kayo, I'm only the host. So, standing in front of you is a 25 years old. Taken. I'm a resigned public school teacher and doing the business for 2 years dito sa Royale Business Club, no? Kahit pa paano, nakabili naman po ako ng tatlo ng sasakyan. Nakapangalan sa akin. And of course, awa ng Diyos, papapatayin ako ng bahay namin sa summer na na Yolanda. Kasi Yolanda survivor din po ako. Dito ka na rin po kahit papaano, na fully paid lahat ng utang ko sa DepEd. Kasi recent public school teacher po ako. So, nakakatuwa lang, no? Just like you before, 2 years ago, nag-umpisa lang din po ako katulad mo umaattend at nakikinig sa mga Monday habits. Oo, yan, napwesto mo yan. Ayan, naupuan ko na yan. So, lahat ba yan napwesto mo? Oo, lahat yan, naupuan ko na. Okay? So, nakatuwa lang kasi every Monday habit, nadadagdagan tayo. It simply means na sobrang dumadami yung mga tao naniniwala at patuloy nagtitiwala sa Royale Business Club. Palakpakan natin yun. Kaya sobra sa akin po ngayong gabi, just open your heart and your mind. Because just like the umbrella, it functions well when it's open. Kasi po kahit meron ng 10 payong, kapag umulan at hindi mo binuksan, mababasa ka pa rin. Tama ba? Kaya katulad nyo, no, ako po nag-started, part-timer po ako dati, no? Teacher, tapos part-timer, pinapartin ko yung Royale Business Club. Tapos kami ng mga part-timers natin dito. Ayun, so welcome to Royale Business Club sa mga part-timer natin. So yung iba na may uniform, hindi halatang teacher. Huwag po kayo mag-alala, galing din po ako sa uniform na pink. Ay, white pala, kasi pang lalaki. Halamang pink ako talaga eh. No? Well, ayun, congratulations, sulitin natin yung oras natin. So, sa lahat ng mga nandito, okay lang ba na request before we start? Yes! Okay lang ba na kapag yung katabi mo, magdaldal sa pakig mo na? Yes. Joke lang! Just silent your mouth and silent your phone. O, dalawa yung lahat. Okay? Please, can you turn on your mouth? Turn off your mouth. Your cell phone, I mean. And then, so, sa mga may naiwang anak sa bahay, baka di ka mapakalit, tawagan ka meron ng mga anak mo. Okay? I-off mo na lang yung cell phone mo para hindi ka ma-distract. Are you there? Yes! Kasi po, kahit iniwan mo yung anak mo, pagbalik mo sa bahay, anak mo pa rin yun. Tama ba? Yes! Sa may mga iniwang trabaho, labahan, huwag niyo na rin pong isipin yun. Kasi pag uwi mo mamaya sa bahay, trabaho mo pa rin yun. Labahan pa rin yun. Nakikinig ba kayo? Yes! Sa lahat ng may mga negative na asawa, boyfriend, kapamilya na iniwan ngayon, at hindi nila alam na sa networking ka na, huwag mo na muna silang isipin. Magpayaman muna tayo. Okay?
My first year here in your Royal Business Club is really fruitful. Why? Ask me why? Why? First year ko, almost 3 million ang kinita ko. And it was awarded as the top 11 best of the best of the company. And nakakatuwa, kulalat, wow, napakabait ni Lord. Ngayong second year ko na dito sa Royal Business Club, siguro naman yung iba nakadaan na doon sa mga best of the best 2019 natin, natin po yung aking kagandahang mukha. Yung nakaliyong card. Okay, kasi it reflects to my fighting spirit. Ganun. Kaya ako nakakatuwa, ginawa ko yung second year ko dito sa Royal, I was aware of the overall top 9 of the company. Pwede na ba? Okay, kaya po para sa akin, doon sa mga bago namin kasama ngayon, no? Okay, siguraduhin mo ngayong gabi na open ka para matuto. Kasi hindi po basta-basta yung speaker natin ngayong gabi. At ay mula pa po ito sa dulo ng Pilipinas. Grabe ng dulo ng Pilipinas. Yung tipong sabi nga nila nung napunta ka pa doon sa lugar nila sa Dhen, kapag mag-swimming ka na daw at wala ka na maapa ka na buhangin, ibig sabihin doon, malapit ka na sa kabilang ibayo, sa ibang bansa na. Kasi dulo na ka ng Pilipinas. Okay? So, kung ako po na natin yung harapan ngayon is the overall top 9 of the company, ang ipapakilala ko po sa inyo ngayon na speaker natin na napakalupit is the overall top 1 of Mindanao. Guys, parang masaya naman, no? Ito sabay-sabay tayo. Pag sinabi kong magandang yun, sabihin nyo, wow! Wow! Ang ipapakilala kong speaker sa inyo ngayon is the overall top 1 of Mindanao. Wow! Diba? Maganda, diba? Ang ayos. Kasi hi sa mga viewers namin sa China, okay? Sa ibang bansa dyan, sa Hong Kong, Australia. Okay, ma? And of course, ipapakilala sa inyo, if I'm not mistaken, no, siya yung kaunawanahan din na naka-sportscar ng Mazdam yata sa Mindanao. Hindi po nasisira yung bubong, gano'n kasi siya, no? Mazdam yata X5. And of course, she is the overall top 7 best of the company. Limang tao yung natulungan niya para maging multi-millionaire. Sobrang dami na. Kahit anong klaseng angkat, profesyon, relihiyon, natulungan niya na po, lalong-lalo na po sa Mindanao. Kaya para sa akin, kayang nandito ngayon ng mga Tagaluzon, Tagaluzon ba to yung nandito? Yes! No? Siguraduhin natin ma-absorb natin lahat ng nasasabihin ng overall tamar ng Mindanao. Ano ba naman, di ba? Masulit natin yung oras ng isang coach na to na marami lang na-inspire, na bago ang buhay, na tulungan. Are you ready? Yes! No, okay, hindi ko na patatagalin, of course. Para po maganda yung buwan natin, can I request to turn off the lights? And let's watch this video. Ayan, watch mo na tayo yung video niya. Pwede mo pa-off ng lights? Ayan, thank you. Ayan, guys. Eto na yung naghihintay sa atin. Live camera actor. Wow! Grabe! Isang palapakan sa isang si Kawan! Grabe! Ana!
pinakamagagaling sa buong mundo. Ha? Ay, dyan? Sino po ang first time po ako, first time po ako nakita? Oh, okay. Which lang po? So, pakilala po muna ako, I'm Dhen Castro. I've been in Royale for 5 years already. I'm a BS psych by profession. I graduated from FEU. And I took master's degree. Hindi ko na nga lang po natapos kasi nag-network marketing na po. Na-in-love na po ako sa ganitong klase ng business. Siyempre, pag na-in-love ka, di ba? Kakaibang bagay ang nagagawa mo. Diyan tayo mag-umpisa dahil siya tayo magaling. Kinakabahan po ako, pwede po ako pakipalakpakan.
idagdag, siguro gusto ko lang i-insert. Okay? Gusto ko lang idagdag. Ito ko, pasensya na, ito na yung abot ko, ha? Walang ano, walang anuhanan trip, okay? Gusto ko lang, siguro, bago tayo pumunta doon sa pinaka-topic, gusto ko lang pag-usapan muna natin yung tinatawag natin na long-term mindset. Before we start, gusto ko lang i-topic to kasi para kahit papano, maintindihan mo kung bakit kailangan mag-close ng deal. Tama ba? Yes! Kasi pag marunong ka mag-close ng deal pero hindi mo alam kung para saan, baka masalang lang yung mga deal na kinu-close mo. Tandaan mo, every deal that you make or you made, hindi yun basta deal yan, buhay ng tao pinag-uusapan natin. Pangarap yun ang tao yung pinag-uusapan natin dito. The fact na sumali yung sa'yo at naniwala, ibig sabihin, at some point, meron siyang part ng pangarap niya na binuhay mo. Tama ba? So, para lang kahit papano, alam mo kung bakit. Okay lang ba? Okay lang ba kayo dyan sa likod? So, let's start. So, pag-usapan po muna natin long-term mindset. So, bakit ka ba magpo-close ng deal? Bakit? Para saan? Para ba makabawi? Para kumita lang? Kasi madami akong kilala nagpo-close ng deal para makabawi lang. Madami akong kilala, nagpo-close ng deal para tsumeke lang. Madaming ganun. Gusto kong maintindihan mo, pag tinuro ko kasi sa'yo ito, paano mag-close ng deal, isa lang sigurado ako. Matututo ka paano mag-close ng deal. Tama ba? Yes! Pero pag hindi mo naintindihan kung bakit mo kailangan mag-close ng deal, mahirap yun. Magaling ka magpasali, tapos hindi mo alam kung bakit. Saan mo nadalhin? Okay lang ba? Yes! Kaya ka marunong mag-close ng deal o kaya mo kailangan matutunan mag-close ng deal kasi mag-build ka ng malaking organization. Yes! Hindi lang para makabawi. Okay, madami pong members sumasali, tapos ang mindset, bumawi. Sana hindi ka lang sumali kung ang mindset mo, babawi, di ba? Kasi mo, nag-record ka pang mag-loan, di ba? Tapos babawi ka lang din pala, sayang naman, di ba? Sino nga po dito ang bagong sali lang, ask po ang naman? Gano'ng kabago? Sino dito ang 1 week pa lang? 1 month? 3 months? 6 months? 1 year? Pakalan nga po natin yun. So, ibig sabihin sa inyo, karamihan dito luma. Kasi, huwag kayo natapas ako eh. So, sino dito ang 2 years and above? Taas na po, 2 years and above na. Ang labis lang. Okay, medyo na yun. So, bibigyan, yung mga bago, ako pa, papasalamatan ako ng apply. Yung mga bago, bigyan ka ng tamang mindset. Yung mga luma na hindi pa nakakabawi, bibigyan din kita ng tamang mindset. Nakalanda? Mga bago, makinig mabuti. Nung sinali mong 130
ba? Yes! Normal lang sa atin yung 130, di ba? Yes! Yung sinabi mong 130, simula ngayon, kalimutan mo na yun. Sabi ng mga bawing, kalimutan mo na yun. Kalimutan mo na yun. Ganun na katali. Well, doon sa mga bago, no, kailangan mo nang kalimutan yon. Kasi hanggat nasa isip mo yon, hindi ka makakagalaw ng maayos. Kasi ang tingin mo, nasa 130. Mas malaking pera ang nawawala sa'yo. Kaya pansinin mo, pag nag-invite ka, pag ang mindset mo, shit, di ba, pagkabigay mo ng pera, paghahapon ka, pagka, ito, tanggap ng products, ang gabi pala po. Pag-uwi mo ng bahay, di ba? Grabe, ang gawin sa'yo. Tama talaga! Di ba? Dami, di ba? Hindi ba sinabi? Dito pa katami. Ang dami pa ng sabon. Dami pa ng... So, ayun, pagkatulog mo, nung pagkasali mo, excited ka. Pero nung pagkatulog mo, siyempre nag-post ka. Ba, 5 minuto pa lang na walang nag-like at nag-comment, pinapakagal. Sabi may magpa-comment daw. May ganun akong downline, sabi niya. Imagine mo, sabi niya ha, after 5 minutes nag-post, sabi mo sa akin may mag-like at nag-comment. Sabi mo, 5 minuto na, gano'n makatagal yung post mo? 5 minutes. Wow! Diba? Lupit, diba? So, nung 5 minutes wala pa nag-ulit nagko-comment ng how, kinakabahan ka na, parang mali talaga. Nung 10 minutes, nag-20 minutes, ngayon, syempre, umasok ka sa school, kung teacher ka, kung police ka naman, syempre, nag-duty ka, tama? Nagyayari ka, syempre, pumasok sa trabaho, tama ba? Yes! Nung pinapresentan ka, ang dahil kong naiisip na pag pinasahan ko si ganito, si ganyan, ako dito siya sa left, di ba? Tapos pag pinausap ko si ganito, hindi ko siya kaya dito siya sa right, di ba? Apat lang daw ang kailangan eh, okay? Tapos pag yung isang kaibigan ko, yung kapatid ko dito, ko lalagay, grabe, may mga tao ka na nasa structure mo. Habang mo kinakausap ka, kaya ka na-excite, tama ba? Yes! Yun nga lang, siyempre, pagpasok mo sa trabaho, yung iniisip mong invitein, tama? Yes! Nakita mo, uyuyin na siya. Diba? Pagkalabi mo palang, baka negative. Pero, baka dami na siyang pera. Baka sabihin, networking yan, diba? Nung malapit ka na, uy, o bakit hindi wala sa ibabay? Sabi, alam mo, sabi, pangit doon networking, hindi ko na kung nasa lahat ako makakalala. Sa mga bago, makinig ka mabuti. Alam mo kung bakit ka ganon? Bakit? Alam mo bakit?
sumali to, dalawa na lang, bawi na ako. Pag sumali pa to, kundi na lang! Pag sumali pa to, okay na, sold na. Diba? Dahil ganun yung mindset mo, bumawi, ikaw mismo tuloy, meron kang guilt sa sarili mo. Hindi ka makadiretso na, kasi ang feeling mo, pagkakapirahan mo siya, it is between you and yourself. Yes. Hindi naman talaga i-invite mo eh. Nagkataon lang, syempre pag nagtanong ka, uy, may sabihin ako sa'yo, may tanong sa'yo. Ano yan, networking? Ginanong pa lang, di ba? Hindi, wala, wala, wala. Ano yan? Basta ano yan, sige ha, babay ha. Hindi mo lang sabi-sabi. Kasi nga, ang mindset mo, pag sumali ko, bawi ako. Naintindihan nyo? Yes! Sa mga bago. Kaya ngayon pa lang, kalimutan mo na yung 130,000. Yes! Yes! Okay, talaga. Yes! Huwag kang ma-attach sa 130,000. Isipin mo na pinambayad mo, parang ang mindset mo na lang, kunwari nag-enroll ka. Okay, nag-enroll ka sa Royale. Sample natin school ng Royale. Nag-enroll ka ng 130,000 pesos, tapos ang klase mo every Monday, every 7:30 p.m. Or every 8 p.m. Yun yung klase mo. Ang course mo, Bachelor of Science, major in millinery. Kaya mong kulit. Lalo na pag
yung subject mo or mag ano subject i-drop mo, hindi mo lang mababawi yun. Tama ba? Yes! O, di ba? Hindi lang pwede i-drop ko. Yung pupunta ka sa kasyon, i-drop ko pa yung subject ko, kakirifan, hindi ako nalang dinayad ko. Wala namang ganun, tama ba? Yes! Yun yung mindset mo. Nagbayad ka ng 130, may products ka pa, insured ka pa, hindi ka natakot maglakad sa EDSA, di ba? And at the same time, di ba, pag ginamit mo yung mga products natin, puputi ka, eh healthy ka. Di ba? So, ibig sabihin, tawag ito, pag yun yung mindset mo, ang mindset mo na ngayon, paano ko ba talaga matututunan? Paano kumita ng 1,000,000 kada buwan? Four years na course. Di ba? Pero in all reality, matagal nga yun. Ngayon, 3 buwan, may naging 1,000,000 na eh. Meron nga akong member sa province, 1 year, 4 million. Meron akong member sa Jensan, 1 year, 4 million. Meron si Jay Moore, yung salita dito. Meron akong member sa Davao, 1 year, 3 million. Actually, sa March 27 pa lang siya mag-1 year. I think 10 months pa lang siya, 3 million na siya. Iba pa yung income ng asawa niya. Asawa niya, kalahating million. 10 months pa lang. Can you imagine that? Diba? Tapos ikaw, diba? Lalo na nandito ka sa head office, diba? So, kaya ko sinasabi to para sa mga bago, I want you to have a clarity of the mind so that para kahit papano, alam mo, no? Kung bakit ka nakaupo dyan ngayon. Wala ka nandito ngayon o hindi ka nag-royal para lang mag-invite at magpa-reject. Tapos pag sumali, che-cheque. Tapos mag-i-invite ulit, mare-reject. Magkaka-cheque, sumali, mas wala na naman, di ba? Paulit-ulit na cycle. Okay lang ba? Yes! I want you to do this business long term. Kailangan ang mindset mo, 5 years from now, nakikita mo na ang laki na ng grupo mo. 5 years from now, di ba, mas madami pa dito yung team mo. Di ba, ito yung left mo, ito yung kabilang linya mo, na-apat yung linya. Nasa ganung mindset ka, hindi lang sa pag-i-invite, pasali, check-in. Magkaiba yun. Are you with me? Yes! Para 10 years from now, sabihin na lang natin, 10 years mo na ginagawa yung negosyo, passive income ka na. Yes! Ang ibig sabihin ng passive income, yung kahit matulog ka, kumakain ka, naliligo ka, okay? Nanonood ka na TV, kahit nasa aeroplano ka, kahit nagsha-shopping ka, yung account mo, nagtutupor. Because this business promise time freedom, financial freedom, and leverage. That is the promise of this industry. Time freedom. Have you heard of time freedom? Yes! Diba? Yung gigising ka pag tapos ka ng matulog. At matutulog ka pag antok ka na. Diba? Pag ikaw kailangan mong matulog kahit hindi ka pa inaantok. At kailangan mong gumising kahit antok na antok ka pa. Wala ka pang time freedom doon. Kaya huwag kang, hindi ka, wala ka pang nakapatang ako, Martin, noon. Okay? Masarap ba yun? Yes! Yung naantok na ako, tulog na ako, di ba? Yung, ay, shit, ako saan natulog. Yung pagkagising mo, ay, alas 6 na, okay? Tapos ako natulog. Masarap ba yun? Yes! Grabe yung mga empleyado, makinis, di ba? Financial freedom. Yung pag pumunta ka ng mall, pag may nakita kang maganda, di ba, hindi mo natitignan yung presyo. Kung titignan mo man, okay, worth the price, pwede, di ba? Kasi minsan, di ba, pag may nakita kang maganda, pag tinignan mo, uy, hindi, pangit mong kulay pa na. Di ba? Yung kahit, di ba, naghanap ka ng kulay na wala, may violet na ineto, ay wala, sige, wag pa lang. Yung pagkakain ka, yung nakatingin ka parati sa kanan, hindi sa kaliwa.
Yun yung financial freedom. Yung pagkakain ko, ay, ang sarap nito, kari-kari. Ordering ko to, di ba? Hindi yung, oh, kari-kari. Oop, wait lang dito tayo. Tapos 20, ito 20. Extra times, di ba? Yung kinuglan mo sa guys, extra times, ganda. Guys, leverage. You have to understand po, lahat po ng successful business, may leverage po yun. Kaya nga po sa Henry C, kahit nawala na siya, yung yaman na napasa sa mga anak niya, top 10 pa din yung lahat ng anak niya, tatlo, sa top 10 richest persons in the Philippines. Tama? Ibig sabihin, ganun siya kayaman. Diba? Kasi bakit? May leverage siya eh. Imagine mo kung gano'ng kadami ang BDO niya, gano'ng kadami ang SM niya, gano'ng kadami ang SMDC niya. Diba? So, ibig sabihin, dahil ang dami niyan, lahat yun nag-aakit ng pera sa kanya. Kahit tulog siya, kahit mag-spend siya ng time sa mga apo niya, kahit nga patay na siya, kumikita pa din siya. Mamatay na lang siya. Diba? Yung negosyo niya, nag-aakit pa din ng pera sa pamilya nila. That's the promise of this industry. Kung hindi mo pa naiintindihan, yun po ang promise ng network marketing. Yes! That is the reason why na-inlove po ako sa negosyong to. Tama! Huwag kang nagpapaniwala sa mga Barbie na nagsasabi. So yeah, because I think I need to defend the industry, no? Yes! Kasi may mga Barbie sa labas, ibang kumpanya, no? Yung ibang kumpanya ng may Barbie, no? Naniga lahat, di ba? Hindi naman lahat ng kumpanya pinapahiram. Sana, di ba? Nagpapahiram, di ba? Kumpanya lang nila yung nagpapahiram at ng baboy ng culture. Ba, di lahat na ng networking? Kasi pagbago ka, syempre, di ba, normal
80% yung apply mo. So baka hindi mo pa-concern masyado. Kasi nga, hindi ka pa rin naman nagpe-present. Pero sigurado ko, ang mga pinakagusto marinig to, walang iba kundi yung nagpe-present as of the moment. Yeah! Hindi lang ipandihan, bakit hindi? Bakit hindi siya maling? Okay. So para naman kahit papano, to the benefit of the new member, umpisahan natin na kunwari kayong lahat kaka-member nyo lang ngayon. Okay, para masali natin yung mga bagong member. Okay lang ba? Yes! Kasi pag nag-jump agad ako doon sa ganung topic, baka hindi makasunod yung mga kakasali lang at hindi pa ganun ka nagpe-present. Para ma-cater din natin sila. Okay lang ba? Yes! Okay, so let's start. So number one yung gagawin, syempre, pakibasa nga? Training! Syempre, unang-una, magpe-training ka muna. Tama! You need to educate yourself first. Yes! Educate mo muna yung sarili mo. Bakit? Kasi kailangan lumalim yung condition mo eh. Yes! Ano yung ibig sabihin ng condition? Yung sinasabi mo, alam mo. Diba? Yung pag sinabi mo, alam mo, ang ganda ng Royale. Yung pag totoo, maganda talaga? Oh, wait lang ha. Oo, oh, maganda naman, diba? Pag sinasabi mo conviction, ibig sabihin nun, diba yung talagang ramdam sa tono ng boses mo, ramdam sa gestures mo, na talagang alam mo yung ginagawa mo? Yes! Yung pag sinabi, alam mo, maganda Royale, oh, talaga ba? Eh, balita ako, diba? Nasasek kayo. Ay, ako kasi, mali yung misinformation yun, di ba? Ganun agad, hindi, balita ko, nasek kayo, ha? Talaga ba? Yung mabilis na ma-shaken, pag ikaw mabilis pa ma-shaken ng mga opinion ng mga kaibigan mo, pag ikaw yung tipong, ang ganda ng Royal, di ba? Talaga? Eh, bakit nasek? Wait lang, apply, di ba? Pag ikaw mabilis pa ma-shake, pag sinabi kong ma-shake, ipag ikaw mabilis pa ma... O dari, nag-course lang yung kaibigan mo about, di ba? Nag-set. Tapos yung dare mong kaibigan mo. Parang pinabahan ba na din? Di ba makukulong mo ako? Ayun pala guys, no? Para maiwasan natin yung mga ganon, pag nagpapasali kayo or nagpe-present kayo, avoid the word investment. Yes! Kasi you are not an investment company, di ba? Business tayo. Avoid nyo yun because pwedeng gamitin sa inyo yun. Possible kasi may mga rupal magre-record pa eh. So as much as possible, avoid that word. And avoid recruit. Okay, kasi hindi din tayo recruitment. Natutunan ko yan. Nung lumabas yung mga ganung issue, di ba? Meron kaming lawyer na member sa Mindanao na ginawa ko na ding official lawyer ng team. Alright. Yung team namin may sariling lawyer. Kaya walang nakakapang-puli at makakapang-ape, di ba? Kumuha ako mismo ng lawyer, kinuha na ako mismo ng lawyer yung team namin. So that anytime may mga issue gano'n, alam namin kung paano i-address ng tama. Okay, so sabi niya sa akin, avoid the word investment and avoid the word recruitment. Okay? Kasi it can be used against us. Okay, so business, purely business. Ano ba real? Business. We're in the business of distributing tawag ito, supplements, di ba? Ganun ang gawin mo. So, syempre, nagpapakitan, di ba? Anong negosyo mo? Distribution. Distribution of what? Cosmetics and supplements, di ba? So, syempre, ganun, di ba? Di mo na kailangan kasi para hindi magamit, as much as possible, iwasan na po natin. Okay, kung meron mga nangyari ganun in the past, iwasan na po natin. Ma-anuhan na naman tayo ng buntas para yung momentum natin tuloy-tuloy. Okay na po yan? Yes! Para naman po lahat sa atin yun eh. Tama ba? Yes! So, yun yung sabi niya. Okay? Avoid that word when you present. Right? So, you need to educate yourself so that you will have conviction. Yes!
Sabihin niyo nga, conviction. Conviction! Ito yung pag may kumausap sa'yo at may humapis sa'yo at may nagsabing hindi maganda. Diba? Yung, ay, Ryan, nasaktin, ano ka ba? Paano yung insect? Tignan mo, 115, 130 kaya kami. Diba? 11,000 worth of products, 140 kaya kami. 130 kaya kami. Diba? And at the first place, hindi kami nagpapa-invest. At hindi kami tumatanggap ng investment. Namimili kami ng business partner. Alright, di ba? Huwag mong gano'n eh, siyempre. Namimili kami ng business partner, di ba? Baka masyado kong ma-emotion eh, di ba? Huwag gano'n mo. Alright, so you need to educate yourself from the company. Kailangan matutunan mo ano ba yung kumpanya natin, gano'n na ba katagal. Para aware ka, sobrang dami ng pinagdaanan ng Royal, pero ang takag pa din. Sobrang dami na. So, doon mo makikita, di ba? Sabi nga nila, makikita mo pag sobrang solid, pag na-test na ng time eh. At ang pagkakataon eh. Pwede mo sabihin maganda yung building. Pero baka mamaya 5.0 lang ang magnitude na earthquake, di ba? Sira na. Eh, ito po, grabe, maximum level na yata, pero buo pa din, nakatayo pa din. And malakas pa din. And lumalakas pa lalo. Training, of course, syempre ito, Monday Habit. Gano'n po ba ka-importante ang Monday Habit sa buhay natin? Diba? Actually, ito ang dahilan kung bakit hanggang ngayon, nandito ka pa din. Yes! Pag ikaw, consistent ka sa Monday Habit, isa lang sigurado ako. Kung medyo matagal-tagal ka na, may resulta ka na ngayon, or number two, sigurado ako, alam mo na ang ginagawa mo. Yes! Kaya dun sa mga bago, okay? Just be consistent on Monday Habit. Sabi ko nga, nag-enroll ka dito, ang pasok mo every 7:30 or 8 p.m. every Monday. Okay? Yun yung pasok mo. Alright? Okay, so of course also one-on-one. No? Pa one-on-one mentoring ka pag bago ka. Hingi kang time sa coach mo kung nagpasabi sa'yo. So, tanong mo sa kanya lahat kung gusto mong itanongin. Pag-goal set ka din. Huwag kang papayag, di ba, nang wala kang gino-goal. Pagkasali mo, sino nga bago dito, taas mo ang kamay? Oo. Naku, magbalik din yung mga apply nyo mamaya, di ba? Mamaya po, okay, manghingi kayo ng time sa apply nyo, magpapag-goal set po kayo. Para alam mo kung saan papunta lahat ng effort mo. For the next month or for the next 3 months. As much as possible, may monthly at may 3 months ka dapat na goal. Eh lalo na po ngayon sa mga, di ba, actually, karamihan naman sa atin, nag-the 90 days program, tama ba? Yes! Huwag kang pumayag na wala kang ma-achieve ngayong 90 days. Kung bago ka, at least the least, minimum of 100,000 per year. Yes! Di ba? Yun na yung pinaka, ano, kasi wala namang 50,000 earners sa recognition, ha? Sa 100,000, syempre, di ba? So, huwag kang pumayag na hindi mo alam kung baga dapat, kung titiyak, di ba? Kung susulong ka sa laban, alam mo kung saan ka papunta, kung ano strategy. Kailangan klaro sa mind mo. Okay lang ba? Yes! Number two, observe. Okay, so nandito ka na. Alright? Nagtitraining ka na. Observe your upline. Kung ano yung mga ginagawa nila. Lalo pag yung upline mo, may resulta. Eh, paano po, coach, kung yung upline ko, wala pang result? Okay lang, observe mo pa din. The fact na na-invite ka niya, may ginagawa yan. The fact na napasali ka niyan, di ba, may ginagawa yan. Tama ba? Ngayon, kung gusto mo mapilis, hindi observe mo pa yung may malalaking resulta. Pag nandito ko sa opisina, make sure, di ba, na kada punta mo dito, may natututunan ka. Ganun po yung mindset ko dati nung nagsisimula ako. I'm a BPO from Accenture, kung may mga Accenture dyan. Okay, ang pasok ko po, 1 a.m. to 10 a.m. Every, syempre morning, ganun nga, di ba? Madaling araw po yun, okay? 1 a.m. to
10 a.m. Nagbamati habit din po kami dati, natatapos kami ng, imaginein mo ha, 1 a.m. ang pasok ko, tama ba? Yes! O. Uuwi ako ng, syempre pag uwi ka ng 10 a.m., hindi ka naman dadating sa bahay na 10 a.m. Uwi ka namin. So, syempre, di pa traffic masyado sa Manila, di ba? Smooth lang. Di ba? Dadating ako ng bahay ng 12 p.m. Sarcastic ako doon, okay? So, ngayon, dahil hindi pa po uso ang Facebook marketing dati, sa panahon na po, I've been in this industry for almost 8 to 9 years already. Parang naging, ano ko na to, parang konti na lang, decade na ng buhay. Diba? So, ganun ko po kamahal yung industry at ganun, alam mo yan, hindi po to yung sumali ako last year, ganito na ako magsalita ngayon, diba? Kaya huwag ka masyadong harsh sa sarili mo kung bago ka pa lang. At hindi pa ako magaling, diba? Imagine mo, 8 years, ganito ginagawa ko, kahit kulog yata, pag ginising mo ako, tupok. Ikaw, di ba, sa work mo, 5 years, pag gumago ka lesson plan, kahit mukhang, di ba, kahit kulala ka, kayang gumawa ng lesson plan. Sa trabaho mo, di ba, kahit tulog ka sa mga call center dyan, kahit tulog ka na, pagsalta kayo sa work. Kahit pinsan, mukhang na naginip ka na, pero nakagawa mo pa din ang trabaho mo. Tama ba? Yes! Kaya huwag kang magtaka, okay? Relax ka lang, okay? Pero ito, papakita ko sa'yo kung ano yung buhay ko dati para ma-appreciate mo. Yes! 12 p.m. dadating ako sa bahay, wala pang Facebook marketing noon dahil hindi po masyadong uso ang Facebook noon. Okay, ginagawa po yung Facebook dahil sa panchichismis at pang-Facebook. Okay, wala pang business. 1 hour po akong may prospect list po ako niyan. Okay, meron yan sa inviting na topic, okay? 1 hour nagtatawag po ako niyan. Nagsaset ako ng schedule for 1 week. Okay? Ang tatanong ko lang yung pagtatawag ako, hello, asan ka? Tawag nito, anong oras ang pasok mo sa trabaho? Sasabihin nila, syempre, 8 a.m. to 5 p.m. Okay, sa Wednesday ba na 5 p.m. ay gagawin ka ba? Wala. Okay, huwag ka na mag-schedule. Magkikita tayo, masasabihin ako, importante. Sige, bye-bye. Pag may sabi, ano yan? Choppy ka, choppy. Sabi ko na ako, 8 p.m. Schedule, okay? Tawag rin ako, Thursday. Okay? Asan ka? Ibang tao ba naman to? Ano oras ang trabaho mo? Siyempre, ibang oras ang trabaho mo, di ba? Pero normally, pag employee, nasa mga ganong range lang, okay? 9 a.m. to 6 p.m. Ah, ganun ba? May gagawin ba after? Meron, ano ba gagawin mo? Ito, makipag-date. After mo makipag-date, ano gagawin mo? Di ba? Siyempre may gagawin sila. So, huwag ka naman. Huwag mo i-set. Alam mo may gagawin. Mare-reject ka. So, ibig sabihin mo lang, pwede mo ba iwasan yung rejection, no? Yes. Di ba? So, pwede mo ba iwasan yung rejection? Tatawag ka na naman. Hanap ka na ibang tao. Hilawasan ka. Dago na, hindi ko sa ano. May gagawin ka ba ng Thursday? Ano oras ang labas mo sa trabaho? 7 p.m. May gagawin ka ba after that? Wala masyado eh, huwag kang mag-schedule, mag-dinner tayo. May sasabihin ako sa'yo, importante. Ano yun? Basta! Ano yun? Grabe! Ano ba yun? Siyempre ka, ganun. Wait lang, may gagawin ako. May kakausapin ako. O mara, busy, di ba pa? O, lalagay ko, Friday, sa ganito. Kanya po kami mag-invite dati. Yan po ang ano dati, mga classic inviting in network marketing nung hindi pa nauuso ang Facebook marketing. Classic. Kaya kami nang tawag talaga. Hindi kami chat. Okay? So tatawag ka na naman. Pupunay yung schedule ko. 1 hour. Kaya dapat importante may prospect list ako. Kasi pag wala akong prospect list, hindi ko yung maano eh. Kaya gagawin ko na sa Facebook, tagakuha ng number. Hello, hi, kamusta? Pag nag-reply, hello, di ba? Pwede ko mga number mo? Siyempre, pag matagal na hindi nakita, itatanong bakit? Kasi na-reformat yung phone ko eh. Oh. Kahit wala namang bagong phone, hindi ko lang hindi nakita, di ba?
Bagong cellphone ko, minsan ganun pa, di ba? For contact purposes, bibigay ko. Ilalagay ko, hindi ko invite. Inviting ko yung pag tinawagan ko na. Ilalagay ko yung one big pack, sa ganito, sa ganyan, sa ganito. Ito gagawin ko, para sure naman makausap ako, alam ang schedule yan, para pag ito in dyan, di ba? Minsan sasabihin ko pa yan, oops! Wait lang, ano yun? May tatanong lang ako, kunwari may schedule ako dati. May tatanong lang ako, ano yun? Indiyan mo ka ba? Sabi ko, parang tanga to, matagal na tayong kakalala ka doon ko Indiyan mo. Minimake sure ko lang, kasi baka mayroon pag nakita tayo, biglang maging Indiyan ka, di ba? Hindi ka kayo nga buti po tayo. Pag-alala, Indiyan, labi ka naman, di ba? Ngayon, hindi ko lang kayo, kasi sabihan ko na, di ba? Baka may sa araw ng meet-up natin, bigla ka maging Indiyano. Okay? Kinaklaro ko lang kung Pilipino ka ba talaga. Okay? Ganun yung ginagawa ko, pinipiliin ko yan. For a week. Okay? So makakatulog ako, mga 2 PM na. Minsan, syempre, pag humiga kayo, hindi ka lang agad tulog. Di ba? Pag kisigan mo, tulog agad. Di ba? Lalo, pag hataw na hataw ka, dami pong paso sa utak mo. Grabe, di ba? Baliw na baliw ka, hindi ka patulog. Siguro na nakatulog ako mga 2:30, ganyan. Eto malapit guys, mga 4:30 to 5 PM, gising na ako. Mag-prepare ako. Ang office namin na sa Green Hills. Okay, sa tago na sa pangalan gym, ay yung pinunin namin dati. Alright? Ngayon, syempre mag-prepare ako isang oras, babiyahe ako, depende sa oras, dadating ako sa Green Hills na 7:30 PM. So makikita mo yung tulog ko, nasa mga around 2:30, 3:30, 4:30, mga 3 hours, ganyan. Okay. Lalo na pag Monday, kasi umatid ako ng 7:30 ang ilalagay sa poster. Sa poster ng ano, yung ano tawag to? Training. Eh, nadadating pala yung mga tao. 8:10 na. Hindi pa din napupunong seminar. 8:15 na. Saka pa lang dadating yung mga apply. 8:30, mag-i-intro pa lang. So mag-uha, tapos minsan yung mga nag-i-intro, di ba? Minsan yung iba natatagalan pa. 9 PM talaga kami mag-subscribe. Ngayon, syempre, 9 PM. Pag yun pumatak na ng 11 PM, kinakabahan na ako yan. Kasi 1 AM yung pasok ko, tama? Yes! Hindi pa siya tapos, diba? Game speaker, pag may sinasabi o ginujoke, ako yung pumapala, eh, parang natapos, yes! Grabe! Pinakalakan ko na, pag natapos lang. Kaya ang mindset ko nun, pag pupunta ako ng opisina, hindi
pwedeng wala akong natutunan. Hindi pwedeng wala pumatak sa akin. Sa puso, isip, isa na muna pati kaluluwa. Kailangan may natutunan ako. Ano ba yung habang nagtatrabaho ako, ano ba yung natutunan ko? Ano ba sinabi ng speaker na makakatulong sa akin pag may ako sa pakotapipay talaga? Ganyan tumatak ko sa isip ko. Ano ba yung sinabi ng speaker na maganda? Kaya nagtatrabaho. Bakit? Imagine mo, sinasacrifice ko yung tulog ko tapos walang mangyayari, wala akong natutunan. Hindi pwede. Ayokong parating kulang yung tulog, baka mamatay ako na maaga. Tama ba? Yes! O, kaya dapat, tuwing nandito ka, observe. Pag may nakita kang app na walang ginagawa, hindi ko mapagkamay, gato pa picture ka lang. Importante, pag nangusap ko sa isip ko, tignan mo, ito yung pitakmalapit, close kami niya, may picture ka kami, tignan mo, oo, oh, diba? Close kami. Yung kahit hindi mo naman talaga yung close ang kape, diba? Ay, tignan mo, close kami niya. Ayan. Hindi pwede pumunta ka dito pag alis mo, wala ka natutunan kung dalat ka. Yung dilat kang tulog, alam mo yung dilat na tulog? Ganun ako minsan sa training, mga tulog na bilang. So observe, okay? Observe so that, okay. Observe, lalo na pag kunwari guys, sa kalimbayt ka na, observe and copy your, so that you can copy your upline. Kunwari, nakapag-invite ka na or what? Siyempre, yung upline mo mag-invite para sa'yo kasi nga pinag-uusapan natin, kunwari, bago ba? Siyempre, upline mo yung mag-present, tama ba? Yes! So, observe mo yung upline mo, lahat ng sinasabi niya, pati joke niya, pati hampas ng kamay, di ba? Pati yung... Pati yung joke, eksakto, di ba? Nakatapsad ba mo? Nakatawa ko dati pag si FJ nag-present. Pag kunwari nag-present si FJ dati, pinapakausap ko. May ganun pa si FJ dati. Grabe talaga! Pati mo, hindi mo yung ginaya ko. Grabe talaga! Pati may pag ganun-ganun ni FJ. Ganun-ganun niya. Kito ko pa yun. Naku ma'am, grabe talaga. Mga pag ganun-ganun niya, copyin mo yun, lahat yun. Observe mo. Are you with me? Yes! Madyo ko pati sa ilin mo. Okay. Ngayon, pagka-observe mo, pagka-observe mo sa upline mo, o di kaya, meron kang, di ba may ganon? Minsan, merong upline na hindi mo naman upline, di ba yung crossline nyo? Pero, lupit na lupit ka. Yes. Ay, gusto ko maging ganon. Di ba yung mga ganon, kahit hindi mo upline, di ba? Observe mo yun, paano ba maglakad doon? Pati paglalakad, gayahin mo! Diba? So, umpisa yun, so umpisa yung gagaya ka talaga muna. Kaya copy outline talaga muna. Okay? Later ako magkakaroon pa rin ng identity, huwag ko nag-alala. Okay? Pag-uwi ng bahay, practice ka. Practice sa lang outline, practice ka mag-present. Hindi ko sinasabi na yung mga bago na magpe-present ka na. Magkaiba yung sinasabi ko mag-present ka na sa mag-practice kang mag-present. Bili ka ng bond paper, yung ganito kakapal. Mga pang-pisina. Bili ka dalawang ball pen, di ba? Kaya pag nag-represent upline mo, record mo. Record mo. Kahit una pa lang, nag-guess ko, record ko na agad, yes! Because the faster you learn how to present, the faster you close your own deal. So, pakinggan mo sa bahay, di ba? Kopyahin mo. Hindi ko agad, di ba, sure, please, Apple, yung galing mag-sulit pabaliktad, di pa ako mag-sulit pabaliktad eh. Eh, di ba, practice ka? Madali lang yun! Sulat ka lang ABC, o, di ba? Kasi baliktad pa yung papel, sulat ka A, B. Ganyan po ako nun.
Tapos syempre, kung paano pinag-serve ng upline mo, di ba? Syempre, dahil naka-record, uulitin mo lang. Ganun sila binapply. Ako po, natuto ako mag-present ng maaga kasi po, yung upline ko dati, dun sa una na, dati namin company, no? Hindi kasi real ang first company namin, ni Jason. Galing kami sa ibang kumpanya, nagkataon lang po yung kumpanya is, kumbaga, hindi, kasi niyaman ni Royale. Yun yung sinasabi ko na pag nagka-challenge, tumitiklop ka agad, di ba? So nakakita po ako ng kumpanya na hindi ganun ka-sintibay ni Royale. At nung nakita ko si Royale, nagkaroon ako ng perspective kung ano ang matibay na kumpanya. Kaya pag, di ba, nung dati, nung ano, may mga nagpapabillboard, nagpapaganyan, hindi ako nagpapower. Kasi alam ko ang standard ng matibay na kumpanya eh. Wow! Nagpapower ni sila. So, ang aking kukulong estudyante pa, ako, empleyado na, right? So, hindi makakonek-konek yung mga pinapresenta namin kasi nga, syempre, from student to employee. Eh one time, sabi ng upline ko sa akin pag-uwi namin, like, paglabas ko ng opisina, sabi niya, then ikaw mag-present, sabi ko, ha? Upline? Sabi ko, hindi pa ako marunong eh, di ba? Upline, di ba? Ayaw niya talaga, ako daw talaga ang baller na, diba? O di ako nag-present, o, one paper to. Diba, one paper. O, nagsulat na ako ngayon. Siyempre, yung apply ko lang, baliktad magsulat. Tinry ko magbaliktad ng pabaliktad ng hindi man lang nag-practice. O, good news, yung laman ng one paper, ganyan. Yan mismo. Bumingin, siyempre hindi, ikaw, pipili ka, ganyan yung sulat. Uwi ko, grabe, dalating pala yung time ako magpapresent. Bumili ako ng paper, bumili ako ng ball pen. Sabi ko doon sa kasama ko sa bahay, wait lang ako, present na kita, magpapractice ako. Ikaw ang pinaka-negative na tao sa bahay. Huwag kang natakot magpresent sa negative. Alam mo kung bakit? Present. Alam mo kung bakit? Bakit? Doon ka gagaling. Bakit? Sabi sa kanya, ikaw ang pinaka-negative na tao sa buong mundo. Lahat ng dahilan nasa iyo. Present ako, di ba? O, syempre, umpisa. Mamaya, i-discuss ko yan. Hanggang sa, alam mo, nag-present ako, syempre, di ba, pagbago ko magsulat ng pabaliktad, yung sabi mo, ikaw to, yung sinabi mo na mga 3 seconds na interval sa kamang po yung mga sorry. Pag-present, di ba? Mga ano yun, inarasan ko po yung first presentation. Mga 2 hours. Sabi ko, grabe ito ha. Pag ito ako mag-present, tulog na yung mga dulog. Pag-present na, hindi pa rin nakatapos. Ako sabi lang, bisigit lang ako, tapos ka. Nakapigil ko ba, no? Baka hindi maganda. One more data. Pinapis ko ulit. Siguro alam mo, naka 5 presentation na ako that day. Hanggang sa yung mga taong sa, inaano ko na ikaw, negative ka. Di ba negative ka? Napagod na sila. Gusto lang yung matulog. Umuod lang ako, sige lang, okay na yan, di ba? Siyempre sabi ko, hindi pwede. Sabi ko sa sarili ko, dapat naka-10 practice kasi ako ng presentation. Dapat dumating yung time na 30 minutes, ma-present ko na, tapos sa lahat. Tapos sabay yung sinasabi ko sa sinusulat ko, yung ikaw to. Ah, di ba? Minsan ako na may sulat sa sinasabi, ikaw to. Di ba? Sabi ko nun. So, ayaw na nila akong makausap kasi nga, pagod na siguro, di ba? Kaya kung niya ka ikaw, di ba? Sabi ko, sa'yo nga makausap ko, di ba? Sabi ko, ay, electric fan. Naandarin mo, sa'yo, siyempre, electric fan, negative pa rin yun, kasi gaganan niya, di ba? Ay, totoo yun! Totoo yung story ko. Ito story ko sa pag-practice ng presentation. Totoo ko, hindi ako nagbibiro. Bakit pinakita ka electric fan na gano'n?
O syempre, di ba? Napagod na din ako sa electric bike kasi nakaganon na kay Kuyo anak na lakway. Buti dumudubli ko yung boxes mo. Sabi ko, kailangan ba naman? Pang-8 presentation ko, umarap na ako sa salamin. Ano yung tsura? Ikaw, babam. Ma'am, pag sumali ka, di ba? Sa sobrang alam, sabi, lisit naman ako para matakot. Di ba? Medyo magaling-galing na. Alas-3 ako natapos, imagine mo. Kinabukasan, no? Siyempre, pag sinabi ni Ate ako mag-pepresent, magugulat siya. May laman na yung pan-paper. Siyempre, hindi mo na ako mag-pepresent, sasabihin niya muna, di ba? May guess naman ako. Then, ikaw mag-pepresent. Yes, apply. History of my network marketing career. Ako nag-present. Simula nun, na-addict na ako. Kaya ko palang magpasali kahit ako lang. So, natutunan ko na pa magpasali kahit ako lang. Anytime, kaya ko magpasali. Hindi ko na-intayin yung apply ko kailan matapos yung klase niya. Basta may maupuhan, sali ka. Basta may makatabi, sali ka. Huwag kang ingit eh. Ganun po, kaya mas maaga kang natutong mag-present, mas maaga kang kikita ng malaki, mas maaga kang mag-mature, mas maaga mong natutulungan ng mga members mo. Okay? So, practice. Practice ka na. Para anytime, ready ka. Ang kapital lang naman ito, pen and paper eh. As much as possible, basic po ako, pen and paper yung tinuturo ko para duplicable. The more simple it is, the more duplicable it is. Yes! Mas simple, mas madaling gayahin. Mas madaling gayahin, kayang gayahin ng lahat. Kaya, pen and paper ako. I don't know to you and to your team, no? Kasi kanya-kanya tayo, syempre. And, of course, yung nga sinasabi ko, Involve yourself. Kung hindi man sabihin sa'yo ng apply mo na mag-present ka, sabihin mo, apply. Ako ako tulungan kita mag-present. Ako sa first buy. Ako sa company and products. So, dapat, guys, no? Dapat nagpe-present kayo ng products, ha? Yes! Hindi pwedeng wala. Kasi pag wala, magmumukha tayong scam. Yes! Alam ko that some of you may mga strategy, pero kailangan mong i-present yung products. Yes! Kasi tandaan mo, ang definition, sa set, pag walang products, that is a scam. Yes! Okay? Para tumagal ang negosyo at ikaw, do it on a right way. Yes! Okay? So, ikaw muna sa company, ano, hanggang sa makuha mo yung kumpiyansa, hanggang sa, apply, ako na sa lahat. Observe ka lang. Wow. Kung ano pa yung kailangan ko ngayon, sana ay tandaw na yun. Bago mangyari yun, ikaw muna. Kasi kukopyahin ka ng downline mo, tama ba? Dapat ikaw muna, dapat nakikita ng downline mo yun sa iyo. Yung mga apply, tuwan-tuwa ko. So when you involve yourself kasi yung initiative, nagkakaroon ka ng initiative. Mas kaya yung initiative. Absent kasi ako ng Spain. Tama naman, di ba? Oh. Number 5. Siyempre, magpe-present ka na. Siyempre, bago ka mag-close ng deal, magpe-present ka muna. Tama ba? Hindi ka naman pwede mag-close ng deal nang hindi ka nagpe-present. Nung nakaraang araw po pumunta ako dito, syempre dumaan ako sa entrance, may narinig ako. And medyo na-disappoint ako kasi may narinig ako. Habang may kausap siya, ang sabi niya, magpadala ka nilang pera, sumali ka na. Sabi niya, akong bahala. Akong bahala
lang sa left and right mo. So, wabi sa akin. Sino yun? Sali ako to. Diba? Pag may mga ganon, nakakalungkot. Kasi alam naman natin hindi totoo yun. Pwede ka ulita, dahil pwede siya magpadala ng pera. Dahil pwede siya magtiwala na ikaw ang bahala sa left and right niya. Pero sinasigurado ako, isang beses mo lang kikitain yun. Nakakalungkot at nakakainis at nakakap, di ba? Ano sinasabi? Parang, hindi ko lang siya nakita, pero hindi po maganda yun. Ikaw bahala sa left and right, may left and right mo, hindi maayos eh. Ayos mo muna yung left and right mo, bago ka makialam sa left and right ng iba. Yung mga short term. Kaya po ako naiinis, kasi madaming gumagawa ng tama. Pag mayroong gumagawa ng mali, tapos nagsiset na naman tayo. Nagdadamay pati yung gumagawa ng maayos. Kaya parang away nyo na po, okay? Kung meron man nagagaling dito, tigilan nyo na yan. Kung gusto mong pakinabangan, kumbaga kung gusto mong magtagal ang Royale, at kung gusto mong yumaman talaga. Kasi alam naman natin hindi mangyayari yun. Tama ba? Yes! Do it on the right way so that matutulog ka ng mahilubin. Yung hindi mo hindi pagkas dahil na nga kung ang ipabahala sa left and right, hindi ka na natutulog dahil baka ti left and right kung ano mo, diba? Baka left and right ikaw ang gumawa. Mati mo lang ang organization mo, ikaw gumawa lahat. Okay lang ba? Para din sa iyo yan. Para din sa iyo yan, para sa ating lahat yan. Pangalagaan natin ang Royale. Proteksyonan natin ang Royale. Lahat po tayo na din nandito, di ba? Lahat po tayo may liability at auto. Meron tayong responsibility sa company. Yes. And that is just do it on the right way. Yayaman ka pa rin naman. Actually, masayaman ka. Correct. Basta pwede ka kumita ng mabilis na gano'n, pero yun lang yun, one time lang. Yes. Tapos pagod ka, di ba? Dahil ikaw lahat, di ba? Dami. Ako muna pagsasalit. Pag pinatawag ng tawag, di ba? Pinatawag na ako ng tigilan mo yan, parang awa mo na. Okay? Para sa ating lahat. Okay? So, pag nag-present ka, ito yung sinasabi ko po, dapat meron ka tinatawag na pain in mindset. Bago ka lumabas ng bahay, condition mo yung sarili mo. Diba? Pag ikaw na yung nagpe-present, diba kasi pag ikaw na nagpe-present eh, yung kaba mo, grabe, diba? Pag ikaw nagpe-present, puporma ka na dapat. Dapat, pormang mayaman. Pormang kayaman. Pabago ka ng konti, pabago mayaman. Mura lang naman yung mga kulong-kulong, di ba? Kahit yung mga kulong-kulong. Hindi ka dapat ang may 20, di ba? Hindi ka may 20. Ano lang po yung joke lang po yun, diba? Pero medyo totoo yun, di ba? Baka mami, ang million yung pinakaliwanan mo, may 20 na mga pinakaliwanan mo. Sa pizza ni Castro, may 20 na. Kabango ka ng konti, dress up ka ng konti, tapos condition your mind. Today yung kakausapin ko magiging member ko. Siya yung isa sa magiging leader ko na tutulungan ko magka-coach. Kung alam mo lang, ha?
kung alam mo lang leader, kung anong nakikita yung buhay sa iyo. Tutulungan kita magkapit-pitan na ng pan-pano. Diba? Hindi na gets pang mayaman na joke yun. So dapat ganon. Whatever it takes, sari ko. Dahil ipapakita ko sa kanya ang buhay na bihay sa kanya pag nagtulungan kami dalawa. Dapat ganon. Okay? Pain mindset. So dapat good vibes ka. Pili mo, yung pili mo sumali na, di ba? Magpapaganda ka sa babae, di ba? Para pagkaharap mo siya, di ba? Feeling mo member na. Ako po dati, nag-executive po ako dito sa Manila. Nag-executive circle ako dito sa Manila. Walang program-program nun. Napakaswerte mo ngayon pagkasali mo may program na, apat lang 100,000 kagad. Nung kami po, walang program. Diyan po sa cafeteria, ang dami po namin, paos po ako parati. Dahil ang dami nagpe-present, isang account. Ang ingay namin, kailangan ko sumigaw para marinig ng kinakausap ko yung sinasabi ko. Tapos pagkasali, one account, oh, happy-happy pa, di ba? Gabi! Gabi, energy! Di ba? Isang account lang yun, baliw na kami. Kaya ngayon, ikaw, teacher ka, napakaswerte mo. Dami ng teacher na yumaman. Police ka, napakaswerte mo. Ang dami ng police na yumaman. Bobong na ikaw bago ka ngayon, ang dali na ng buhay mo ngayon. Kasi may mga program na kami po dati, maano-maano. Kaya, okay lang po, nagpakay mo yung isa't isa. Kasi naalala ko yung kasi dati, ang bago pa lang ako, siguro nandun ako, hindi din ako makapasok, di ba? Tapos may nagsasalita dito, walang program nun. Ang lulupit nga nun. Yung mga skills talaga, kung ka-skilled network marketer talaga. Ngayon kasi napakadali na po talaga mag-post ka lang sa Facebook eh. Minsan kahit hindi mo pa income, income pa ng apay mo, kung kanikan yun, ano mo, di ba? Kopya ka lang ng kopya, post na post, di ba? Mag-phone ka lang eh. Dati hindi po ganun. Para aware kayo. So dapat, you have the paying mindset. Kaya ako po dati, pag may guest, doon pa lang sa guard. Siyempre, di ba? Di ba? Ang ganda ng opisina natin. Opisina natin kagad. Hindi opisina namin. Ina-involve ko na kagad siya. Di ba? Ang ganda ng opisina natin. May guard pa. Safety. Siyempre, magkapasok, dadali ko doon sa Millionaire's Club. Imagine mo kung gano'ng kadami ng executive circuit. Ito yung mga taong kumita ng 1 million. Imagine, sobrang dami. Kung isang dalawang tatlo lang, pasok mo na isipin mo, Jamba. Imagine, 1,000. Hindi siya ba yan? Sinasadya yan. Ibig sabihin, diba? Natututo kayo mag-bridge, diba? Lahat po ng sulok dito ng building, binibridge ko dati. Diba, o, diba? Dito kadami, o. Siyempre, dadali ko yun sa... Huwag mo na sa cashier. Diba, sa cashier? Huwag mo na. Pero tapasilip sa kanya, tignan mo. Ang dami nakapila. Kahit may pera ka, hindi ka pwede sumali kagad. Kailangan mong pumila. Tapos nadama siya dun sa elevator, pupunta kami. Ito yung pangmadamihan, pag malaki na yung grupo, dito naman sa mesa, dito pipili ka ng products, dito ka magpapa-ID, dito ka... Yung ito, pag medyo dumalaki na yung grupo mo, ito pag medyo malaki-laki na, yung sa taas yung ano, tapos papakito, dito ka kukuha ng cheque. Pinaka-visualize ko na sa kanya lahat. Tapos pababa namin sa ground floor ulit, nakita mo may video machine. Hindi lahat ng building, o hindi lahat ng company, di ba? May video machine. Para isura ka ng bangko. Video pa. The number one bank in the Philippines. Diba para aware ka? Video yung number one, BPI yung number two. Number three, Metro Bank. Diba alam ko? Sabi ko sa kanya, tignan mo, inisyuhan. Diba? Pag may mga kakausapin tayo, hindi na kailangan bumabas. Pwede sa mag-debit, pwede sa mag-withdraw, whatever your life. Wait lang, nagugutom tayo, kumain na rin sa pipili. Dadaling ko yun doon. O siyempre, hindi ko siya ilibre, wala pang kaya. Order tayo mga naka. Siyempre, paulahin mo, siyempre, di ba? Para siya mamili, di ba? Siyempre, wag kami naman nilibre. Hindi nila karapatang libre sila. Ito, medyo kumikita ka na
dati na grabe, may member ako dati na isang presentation na gusto niya pumayin. 500 ka na presentation. Sabi ko, tigilan mo yan ha, baka lahat. Tataba yung mga member mo. Ikaw yung rube, di ba? Then sabi sa kanya, hindi maganda. Tandaan mo, whatever you do, the moment na nagpasali ka, kahit anong gawin mo, yun yung kukopyahin niya. Whatever you do, whether you like it or not, monkey-si-monkey do. Hindi niya gagawin kung ano yung sinabi mo, gagawin niya kung ano yung naranasan niya at nakikita niya. Kaya lahat ng member ko, nagpapasok din ko lahat din, nagaan din sa ano, lahat, sige, di ba? Bago pupunta din sa cafeteria, kakain, pak, pagkas kumain, kape, usap, o eto, pak, 30 minutes lang. Closing na tayo ito. 30 minutes ahead of time. Kailangan nandito ka na, o di kaya nandito ka na sa venue. 30 minutes ahead. Para makapamili ka ng kunwari sa resto, make sure na yung kung nasa resto kayo, di ba, magkikita, make sure na yung likod mo pader. Para pag nag-usap kayo, it's either ikaw, yung pader, yung kaharap niya. Wala siya iba makita. Kasi pagbaliktad, kada may dadaan or what, yung focus niya at attention niya, malilipat. E paano kung pagbiglang may nag-away, di ba? So, yung dito na sinabi mo, di ba, ikaw to, kita ka 100, ano yun, di ba? Kailangan yung attention niya nasa iyo. Alright? So, dapat hindi ka late. Pag ikaw nalilate pa sa kahit anong transaction na gagawin mo, malabo pa yung 1 million per month. Always be on time or ahead of time. That's the discipline of a entrepreneur. Hindi kaya boss, tapos late ka. It serves that you don't respect her or his time. And no one to be with, lalo na pag yung mga, di ba, minsan talaga may mga kausap ka, matataas yung personality eh. And these people, yung mga medyo dominante, minsan pagka ito yung napasunod mo, ito yung magpapasabog sa organization mo eh. Tama? Eh late ka. Doon pa lang, wala na. Siyempre, tanda mo, magiging ka-business partner mo yan. Pag naging ka-business partner mo yan, titignan niya kung anong klaseng ka-business partner ka. Are you with me? Yes! Hindi mo pwedeng sabihin na, okay, bottom line, kailangan mo pauna. Kung hindi on time, at least 30 minutes para makapag-prepare ka, makompose mo yung sarili mo, dahil na pag-present mo mag-present, makompose mo yung sarili mo. Pakabag mo ka muna, tapos ka CR, di ba? Are you with me? Yes! Of course, syempre, present mo na the company, product, and the marketing plan. Company, products, marketing plan. Kayo na ang bahalang umintindi sa sulat ko. Basta lang sinasabi ko, okay? And of course, the benefits. Lalo po ngayon, na may MaxiCare na tayo. Yes! Na may insurance tayo. Tama ba? Yes! May insurance tayo, may MaxiCare na tayo. Partner with tayo with MaxiCare na. Okay? Para po kayo hindi po libre yun. Napakamamiya, mali na naman yung information mo. Sinabi mo naman sa prospect mo na libre. Pagkasali niya na ospital, hinisip niya libre. Yung pala may bayad. Okay? Para lang po sa kalaman nila, 50% discount, okay? Ang meron tayo, bottom line, MaxiCare is one of the big company ng mga healthcare, no? So bottom line, nakipag-affiliate sa real yun, ibang klase yun. Yun sabihin mo, dun pa lang sabihin mo, di ba? Kasi madaming empleyado na ang healthcare benefit nila is MaxiCare, di ba? Kami po dati, MaxiCare po kami sa Accenture. Alright? Okay!
Natapos ko na i-present yung company product marketing plan. Tama ba? Yes. Yung naka-program na yun, yung program na present mo na. And everything, perfect! Di ba? Ngayon, you need to share. Share what? Share your story. Mag-share ka naman ng story mo. Paano ka na-invite? Paano ka na-presentan? Bakit ka sumali? At paano ka nakasali? Okay? Share mo muna. Para mag... Pwede yung sharing sa umpisa. Pwede din after presentation. So what? Para magkaroon ng amor yung kausap mo sa'yo. Para makakonect ka. Kasi you know what? Ang pain, hindi na nangyayari sa presentation. Information lang yung presentation. Ngayon, para pakinggan ka niya ng todo, kailangan matouch at some point, kailangan makilala ka muna niya. Malaking factor yung sharing, yung magpapakilala ka. Uy, grabe naman yan. So pag nagpakilala ka, you just need to be genuine. Maging totoo ka lang. Huwag kang gumawa ng mga story na hindi naman, di ba? Yung totoo lang. Tandaan mo, network marketer is a storyteller. Kwento mo yung kwento mo, pero huwag kang gumawa ng kwento. Inak mo yung kwento mo. Kwento mo kung paano ka napasali, di ba? Lahat yun, kwento mo. Kung paano ka, normally, in sharing, dapat parating ganito. 3F. Feel, felt, found. Yung parati yung, alam mo sa totoo lang, di ba? Sumali po ako dito, na-invite po ako. Negative po ako dati. Isa po ako sa negative dati. Na-invite nga yung kapatid ko sa itago na sa pangalan ay Jobel, sinabi niya, pagka sumali dyan, scam niya mga yan, di ba? Nagulat lang yung kapatid ko, sumali na ako, sinabi sa akin, oh, baska, hindi ko naman alam eh, di ba? Hindi mo naman ako nag-presentan eh. So, ibig sabihin, pero na-realize ko po, I realize, this is very important. I realize, di ba? Maganda pala itong negosyong to. Kasi, matutulungan ko na yung sarili ko, makakatulong pa ako sa ibang tao. Diba? Feel, felt, found. Kailangan mo yung kwento. Ganun dapat yung pattern ng kwento mo. Diba? Number 7. Ayan. When you close the deal, after mo mag-share, eto na. After mo mag-share, eto na yun. Nakapag-share ka na, nasabi mo na yung buhay mo and everything. When you close the deal, actually, in closing the deal po, it is equal to answering objections. Pagkatapos mo mag-present, pagkatapos mo i-share, huwag mo itatanong, nagustuhan niyo po ba? Kasi pag sinabi mo yan, sinabi niya, hindi, wala na, tiklip ka na. Tapos sa wrong game, di ba? Pagkatapos mong i-present at pagkatapos mong mag-share, alin po doon ang nagustuhan nyo? Yung kumpanya ba? Yung produkto ba? O yung marketing plan? Okay, yun yung itatanong mo. Okay? When you close the deal, anticipate 3 things. Walang time, walang pera, at hindi uli ngayon. Anticipate these 3. Walang time, walang pera, at hindi uli ngayon. Hindi pa siya nagsasalita. Alam na alam mo na na yan yung excuses niya. Okay?
pagkano mo, kamusta po mama, ano po yung nagustuhan mo? Yung company, yung products, yung marketing plan. Actually, yung marketing plan eh. Diba? Kaso lang, wala akong... Pera. Wala akong pera eh. Diba? Actually, maganda eh. Maliban sa ano yung nagustuhan mo, pwede ito. Sa 100% ma'am, gano'n mo ka gusto na gustuhan? Kasi diba, meron akong mga member, diba, pag 10%. Siguro na, 20% ratio na, diba? Apply, kamusta? Apply yung positive, diba? Sila naman, apply yung positive. Grabe, ang dami. Ano kasi positive ba yung mga pinipapresentan mo, diba? Hindi mo kailangan ng positive, nakalangan mo na painin. Kahit 100 positive pa yan. Pag walang sumali kahit isa dyan, diba? Mas okay pa sa akin, apply negative, pero naka-isang account, diba? Okay pa yun eh, diba? Positive ba? So 100%, gano'n mo ka nagustuhan lang? Sasabihin niya, actually, gusto mo gusto ko, ang ganda. 99% gusto ko. Ah, talaga ma'am? 99% gusto niyo? So ibig sabihin ma'am, ano yung 1% na hindi mo gusto? So 100% ma'am, ano yung 1%? Sasabihin niya, eh kasi sasabihin ko pa sa asawa ko eh. Asawa because you look very young. Wow! Ah, ganun ka! Siyempre, dugak ko din man. Ay, ginagamit mo lang asawa. Ay, nagduwin ko na kayo. Alam mo yung grabe, alam mo yung gustong-gusto niya na, pero may asawa. Pero may asawa, may isang asawa. Asawa na yan! Alam mo kung paano ko yung na-adikasyon? Ma'am, wala namang problema kung may asawa ka. Maganda nga yan eh, diba? May katungan ka sa buhay. Pero ma'am, madami ako na presental na hindi nakasali, naglaway hanggang ngayon dahil sa asawa nila. Mayaman na dapat, di ba? Pero dahil sa asawa, ma'am, di ba, hindi nakasali. Anong point ko, ma'am? Hindi asawa mo nakakita, nakakilala ko na lang. Yung pinakita ko sa'yo. Sigurado ako, pag-uwi mo sa bahay at sinabi mo yung negosyo, ang maintindihan lang ng asawa mo yung 130,000? Ang maintindihan lang yun sa lahat na sasabihin mo, maglalabas kayo ng 130. Yun lang. Hindi niya naiintindihan kung ano yung kikitain, paano gagawin, wala. Ang maiintindihan nila at magsaspat sa utak niya, maglalabas ng 130, kaya ang sasabihin niya sa'yo, sigurado ako, scam yan. Tama ba? Yes! Ma'am, kahit hindi kami magkaibigan ng asawa mo, pero alam na alam ko yung sasabihin niya sa'yo. Kasi ma'am, madami akong napresentan na dahil sa mga asawa nila. Importante lang, very crucial. Kasi ma'am, pag humindi ang asawa mo at humindi ka din, naku ma'am, magkakaproblema tayo. Nang dahil dun ma'am, sayang yung pangarating natin. Totoo naman eh. Di ba mga asawa? Yes! Oo! Di ba yung mga asawa negative dati? Na nandito na kayo? Tama ba? Yes! Sino mga asawa dito? Pass na yung kamay? O, tama ba ako? Yes! Ang maintindihan
Ma'am, meron akong kilala. May asawa din. Pinagsentang ko. Nagustuhan. Sabi din sa akin, sasabihin sa asawa. Eh ngayon, sabi ko, ano ka ba? Pag kumita ka naman ng malaki, bottom line, may sumarang hindi alam ng asawa niya. Ang sabi ko sa kanya, pagtulungan natin ito, pag kumita ka naman sa kami, paano sa asawa mo? Ma'am, nung sumali, hindi tagal ang asawa niya. Pinagdududahan pa nga siya ng lalaki, dahil ito yung mante, wala siya sa kanya. Pero, kinakausap ko na yung member ko na huwag pong patuloy yung asawa mo. Siyempre, hindi nga rin sinasabi niya. Lambingin mo na lang. Isecure mo yung asawa mo na siya lang, walang iba. Oh. Pero alam mo ba, ngayon? Ayun ako, dalawa na kotse. Meron po ako, mag-asawa sa Jensan. Sobrang negative nung asawa niya. Nagmamanday habit yung asawa niya sa loob. Alam mo kung nasan siya? Nakamotor pa sila, ha? Nasa 2 hours lang bumibiyake para mag-Monday habit, hinahatid yung asawa. Siya, nasa baba, nandun lang sa motor. 2 hours siyang nag-iintay doon ako. Pinapapasok namin sa opisina para malamig. Ay, na talaga, hindi. Dito lang ako. Ano ba? Diyan ka lang. Sir, dito ka. Hindi, dito lang ako. Wala mo siya. Pero alam niyo po ngayon, nag-awardan siya ng executive circle sa gala. Yung asawa din kumikita niya na dalawa na kotse nila. Kung dating nakamotor, nauulanan, ngayon dalawa na kotse. Pag kinukwento ko yun, oh, ano kaya maramdaman niya? Uy, hindi ba parang sa asawa ko? Tanungin kita, ma'am. Gusto mo ba talaga? Gusto. Oo. Pag kumita ka ba dito, ay paano ba yung asawa mo ba? Matutulungan mo din? Oo. Ayun naman pala. So, malaming bagay yung mag-share ka. Ma'am, sa 100%, ilang percent mo gusto? Sabihin naman iba, 95%. Diba? Ma'am, pwede po ba malaman yung 5%? Ano yung 5% pa na hindi mo gusto? Wala kasi akong time eh. Naku, wala na kasi. Gusto ko yan, pero ultimo matulog, hindi ko na... Pag kompleto ng 8 hours matulog ka, 6 to 8 hours, hindi ko na magagawa. Sa dami ng lesson ka na ginagawa ko eh. Diba yung mga classic answer? Magkano nga sweldo mo ulit, ma'am? 21,000. Okay. Ma'am, tignan mo ha. 21,000. 9 hours a day, minsan 10 hours, minsan 11 hours pa. Tama? Yes. Ma'am, why not 3 hours a day or 2 hours a day for 100,000? Yes. Ma'am, asan mas worth ng time mo? 3 hours. Diba? Gusto ko sana eh. Kaso lang, hindi ko linyahin eh, ma'am. Hindi natin nilinyahin. Pwede tayong gumilit para sa iyo. Para masagot mo na to,
ka dito? Alam mo kung ano? No! Share mo na sa story mo. Alam mo, ma'am, nung na-invite ako, sobrang gustong-gustong-gustong-gustong-gusto ko. Kaso ang problema, ma'am, wala akong pera. Imagine mo naman, sa 14,000 na sweldo ko, tapos 130,000 kahit hindi ako kumain ng buong taon eh. Hindi pa nag-cash eh. Pero dahil ayaw ko na, na kulang ang tulog dahil panggabi ako parati, tuwing may happiness sa family namin, hindi ako makapunta dahil hindi of Copa ng Amerika. Pag concert agent ka, hindi ka BPO nga, ang day off mo, pang American day off. Kaya pag yung mga kaibigan ko dati nun sa FBU, pag nagkikita-kita sila, wala ako. Kasi holiday sila, holiday nila. Ako, holiday nila. Kasi ako, holiday ko. Walang tao. Diba? Kasi syempre, pasok mo lang. Diba? Kaya mag-isa ko parati nun. O, diba? So, alam mo ano ginawa ko? Nakihiram ko ng credit card sa kaibigan ko. Diba uso yun sa office yung mga malaking credit limit, diba? Nagpapaswipe, tapos nagpapainteres, yung mga gano'n. Sabi ko, swipe ako, balik ko. 2 to 3 months, lakasan lang ng loob. Kung pala man eh, baga ko nga, nangisip ko mabunti, diba? Pag nagkapalimpan niya, may 10,000 na yun, diba? Siyempre, mag-iisip ka ng gano'n, diba? I just want to be honest, diba? Sabi ko, 10,000 na yun, pagkuha ko ng produkto, vitamin C, yung sabon. Kailangan natin ito pag immune system, bayaran mo ko 15, okay? Kailangan mo ito sabon, bayaran mo ko 15. Gluta, kailangan mo 15 days. 15 days, nalalimit sila sa tegot, 15 days, yan, 15 days. Sabi ba, Pilipino, di ba, pagpautang, bayaran mo ko 15 days, bayaran sa ito, sa sweldo lang. Pagkatay yung sweldo, collect ko, bayaran mo, 50%. Bottom line, nasan, yung inutangan ko sa credit card, kung nagpambayad na ako, di ba? 30,000, pa! Oo. Antayin mo ba? Siyempre, nag-i-invite ka din. Tama ba? Yes! Bottom line, nabayaran ko yun. Nung nabayaran ko, siyempre, alam ko, may credit limit siya 130, pero sabi ko na din, di ba? Alam ko, may credit limit niya 130, di ba? Mag-usap tayo. Bottom line, ma'am, di ba? Natutunan ko, na hindi naman, alam mo nga, natutunan ko na lahat ng mayaman tao nagsimula nang walang pera. Ang meron sila, lakas lang ng loob. Yan ang common denominator ng mayayaman. Yung mayaman na ngayon. Diba? Lakas ng loob. Nilakasan ko lang yung loob ko. Dahil tinignan ko yung future ko sa ginagawa ko 5 years from now, malapo! Yung buhay ng boss ko, na-promote siya, mas malaki na ng 2,000 yung sweldo niya, pero mas puyat dahil late siyang umuwi. Tapos siya pa yung pinabagal ko ng isang boss pa namin. So ngayon, yung raise niya sa sweldo, dahil stress siya, pinag-iinom niya lang din. Pagod. Ganyan yung buying mindset ko nun eh. Pag na-share ko yun, syempre lalo, they have the source at some point, diba? Sa mga dito at pulis, no? Para awan nyo na, huwag nyo sasabihin na sa mga nag-rel kayo, humirap ang buhay na baong kayo sa utang. Hindi pa nakikita ng rel, baong kayo sa utang. Sorry ha, pero that's the reality of life. Nagkataon lang kasi sa dami ng yumaman ng sarihan na mabilis kung compare mo yung sarili mo, kaya feeling mo, medyo failure ka. Di ba kung mo RT-RT ka, samantalang sa work, 5 years, 10 years ka ka. Wala nang pag-race kung may meron man, di ba? Very minimal. Hindi ka na nagreklamo. Wala nang pagbili ng kotse ng 5 taon.
sa mga bago, pinaprepare mo na po. Sa mga bago, pwede rin bumilis, okay? Pwede hindi ganun kabilis, pero bottom line, may dadaan na kayong process. At yung process, kailangan talaga yun. So that you become a better person and a better leader to your organization. Kaya, pansinin mo, nung sumali ka, mas mahirap, di ba? Kasi kailangan pagdaanin yun eh. Can you imagine kung ganito kadami yung member mo? Grabe! Tapos na yung magtanong sa'yo, apply, na-reject ako, ano yan, hindi mo naintindihan yan, di ba? Hindi na-reject before, no? Ano ka, di ba? Pag meron kang member na may pinagdadaan na apply yung asawa ko, tapos wala pa kami pera, wala nang makain, ganito. Ano ba pinagdaan kami yung dati? Mas may mabibigay kang magandang advice. Yung man pala yun, di ba? So, yun. Then, pwede mo din i-share, di ba? Nasolusyon ko naman yung problema sa pera. Here's the thing. Paano ko gagawin yan, ma'am? Imagine mo yung oras ko. Di ba mahirap magpuyat ng isang gabi? 2.5 years po ako sa PPO. Imagine mo na matry mong puyat ng dalawat na ating taon. Kaya yung mga call center agent, minsan tulala eh, di ba? Masa. Yung pag kinausap mo ako, kula nila gumanan, intindihin niyo kung sila, mahirap po kayo magpuyat. Ikaw nga, isang gabi ka lang puyat, reklamo ka na eh. Ano ka sa buso? Imagine mo, dalawang kalahating taon. Kaya ganun po kami dati, naalala ko po ano si Shane. Ano si Shane? Naalala ko kami dati ni Shane, magsasabay kami sa MRT, press kami tulala. Sakit kaya sa mata yung galing ka sa aircon at dilim? Tapos lalabas ka ng alas 10 na umaga, natirik yung araw, tapos grabe pa sa MRT. Tama ba? Yes! Lahat ng lasing amoy, sisimuti mo. Gusto mo makauwi agad. Yes. Grabe na kami. Saan ako na? Ulan na ako dyan. Siyempre nakatayo ka, di ba? Kasi dami tao. Naisip ko nun, ma'am, gusto ko na kasi wala akong time. Pero ayaw ko, ma'am, sa buong buhay ko, na parating ganito ang buhay ko. Wala akong time sa family pag Pasko, kasi minsan kahit Pasko nagtatrabaho kami. Kahit New Year, ma'am, call center agent ako. Lagi kayo mag-reactive, no? Tama ba? Yes! O, diba? Yung pag naranasan ko kami, di ba nagpapapireworks na? Di ba nagtatrabaho kami? Grabe yung fireworks, diba? Imagine mo, nagtatrabaho ko ng fireworks mo, sayo-sayo yung lalo. Nagtatrabaho ko kami dahil double pay daw, may pa-Jollibee pa, one piece. Tama ba? O, isa punta lang din sa tax. Yun lang, saan? Hindi, ayoko ng ganyang buhay. Sabi ko sa sarili ko, hanggang kailan ako ganito, pag wala akong binago, ko, everyday ako puyat. Puyat na dilat na walang pera. Kaya after nun, ma'am, kahit hindi ko linya, nilinya ko. Kasi kung siya lang makikita ng malaki, kahit hindi ko din niya yan, nilinyahin natin niya, nilinyahin mo ang tiyan. Wala nang karapatang maging
saan ber, usang hold up. Ano? Di ba dito? Sa Manila? Yes! Pag December noon, kaya dito ng hold up. Kaya meron sa Accenture, di ba pag December, lahat ng pwedeng paraan para maiwasan yung hold up, di ba? Nuturo sa amin, wala lang, tuwa ko may maging ninja, eh. Imagine mo ha, one time, ako na lang, sa recto pa ako nakatira doon eh. From body to recto, nagjijip ako. Alas dos ng umaga, dalawa na lang kami. Sabi ko, shit, ang mga pangyay. Kinabahan ako eh. Alam mo bakit? Pag ako hinold up nito, walang makukuha sa akin. Sa bakit? Ito sasaksakit talaga. Pag-stop ng ano, pag-stop. Pag sabi ko doon, siyempre, pumunta ako sa dulo ng jeep. Pag-sabi na ako. Pag sabi ko, mama, bakit? Takuwagin ako eh. Nakalasa ko naman, sa recto din. Mababa pa lang ako, may nakabang na, nakaganong mga jacket. Siyempre, ano yung expect mo pag mga ganong tsura, di ba? Imagine mo, nandiyan siya. Mababa ako, bigla akong tumulo. Grabe, ninja mo talaga. Natatakot ako kasi walang makuha sa akin, di ba? Dati ka, kasalanan pa ako sa iyo, ha? Kasi yung selfie ko ng Jurassic, ano yung selfie ko ng Jurassic? Yung maliit lang, di ba? Yung white, di ba? Yung pangkol, yung text. Siyempre, wala ko pabiling iPhone noon, di ba? Kahit nga panglog, wala ako noon eh. Ganyan yung buhay ko dati. Yung sabi ko, grabe, wala talaga ang ipon. Yung nakakakain ako ng Tokyo, dalawang beses lang sa isang buwan. 15 and 30. Pag kumakain ako ng Tokyo, grabe, ninanamdam ko yung misono. Ninanamdam kasi may gulay. Ninanamdam ko talaga yun, bro. That was my life before. Kasi ang hirap kaya mag-ipon sa 14,000 per month. Babawasan ka naman kung ano-ano, di ba? Pag umabot ng 5,000 payslip ko, sayang-saya ko na yan. Pero pang babayad ko lang din ang bahay. Pang babayad kasi ang payslip ko na nasa 6,000 or 5,000 eh. Kinsayas katapusan. Kasi mas madaming kartas ha? Hindi pala. Katapusan, kinselas. Kasi mas madaming kartas sa katapusan. Mga pag-ibig, mga ganyan. SSS, mga... Hindi ko naiintindihan. Basta nakakantasan. Kaya pag yung malilis sa 5,000 o 6,000, sayang-saya ko na. Pero, pambibig, pambabay ko na din yung kuryente, pambabay ko na din yung... Mga dulok na yung sarili mo, di ba? At least sabihan ko lahat, di ba? So, papasok ulit ako, di ba? Gustong-gusto ko, 2,000 yung naaabot ko sa nanay ko noon. Gustong-gusto kong gawin 3,000 minsan. Pero ang pangit naman, di ba? Pag bibigyan ko 3,000, tapos natawag ulit ako next week, ma, dali ko pala yung 1,000. Wala ba ang pamasahin? Yung pagbibili ka ng Starbucks, di ba yung proud na proud ka na pag nasa Starbucks ka, di ba? Pagbibili ka, pipila ka, grabe, nasa Starbucks ako. Grabe. Yung pagdadali mo yung kape mo, grabe. Libre yung kape sa amin eh. Unlimited coffee, pero syempre iba kung nasa Starbucks ka, di ba? Kasi so, natatawa ko nun kasi pag super duper late na ako, nata-taxi ako. Kasi taxi ng 200, so ako kailangan makita naman ako office mate ko nata-taxi ako. Para ma-maximus ko yung pag-taxi ko, di ba? Kaya nagpapaba ako, dun mo, ikot mo, lagyan mo talaga dun sa papa mo. Para makinabangan ko lang yung pag-taxi at maiyabang lang. Tama ba? Yes! That was my life before.
akong networking, hindi na ako marte. Mas mahirap yun eh. Kesa ma-reject ka. Oh, masakit ma-reject, syempre, di ba? Pero isipin mo na lang, hindi siya para sa akin. Pag-iisipan, di ba? No, medyo, alam mo, sa ilitin mo, sabi mo, realize mo, 5 hours na pala, di ba? Sabi, ay, maganda, pag-iisipan ko, di ba? Tapos, ang tagal niya inisip, di ba? Hanggang ngayon, wala pa din. So, ito, anticipate this. For you to be able, kasi, kaya ang result, kaya hindi sumasali. Meron niyang objection, o meron niyang question sa utak niya, na hindi nasagot. Meron niyang, kaya alam mo, minsan mas masarap pakausap yung negative eh. Kasi sasabihin sa iyo yung rason kung bakit siya negative. Minsan mahirap kausap yung mga positive eh. Pagkausap mo, oo lang ako, oo. Tapos kung sasali ka, hindi, di ba? At kasi negative, di ba? Pag nasagot mo lahat, buti pa yun, minsan yun pa yung baliw eh. Pero yung mga positive na dinala, hanggang pag-uwi positive, natapos kayo pero hindi sasali. Mas mahirap kausap yun eh. Kaya huwag ka matakot pag negative. Ang tawag ko dyan, eat that frog. Eat that frog. Kainin mo yung palaka. Pag nakakain ka ng, ano ng palaka? Laman, di ba? Tama, masarap ng kortsa. Bakit? Naalala ko na nagpe-present ako, nag-apartment ako. Siyempre, may ano yun, may tao dito. May owner yung apartment, di ba? That time, takot po akong kumausap na feeling ko, mas mataas yung estado sa akin. Siguro kung mga ka-office mate ko lang, mga ka-BPO ko lang, okay lang. Pero pag mas mataas ang estado sa akin, mga negosyante, parang feeling ko, na-intimidate ako sa kanila. Yes! So sabi ko sa sarili ko, kahit kong presentan yung may-ari, wala namang mawawala. Diba? Madami na akong presentation, nag-represent ako parati, pero that time, sabi ko, try ko lang. Alam mo, sabi ko, inabangan ko pa, kasi syempre magpa-part na yun. Ako po yung nag-get sa unit na ganun daw. Sabi ko, Sir, pwede po ako mag-present sa inyo? Ano yan? Sabi ko, never heard of it. Ano pa ba sa amin minsan, di ba? Ano? Never heard of it, di ba? Di ba minsan pa hindi mo masabi? Yung parang mag, ano yan? Diba? Inuha ko yung clear book, yun may mga product. Alam mo, dinala ko doon. 2:30 pa lang nandun na ako. Ano nga pala mo ulit? Di pa ako kilala. Siyempre, sa dami ng tenant niya. Imagine mo na, I think nasa mga... Basta sobrang dami, maliit-liit kasi eh. Sa may Mandaluyong. Sabi niya, sige, present mo sa akin. Ay, eto po. Ito po yung kita. Sabi niya, maganda.
Pero alam mo, paglabas ko nung ano niya, nung bahay niya, kasi sa pinakataas yung bahay niya, nung apartment, paglabas ko ng bahay, sabi ko, shhh. Sabi ko talaga, pawir ako na na-present ako yung ganong klaseng tao. Pag-uwi ko sa apartment, grabe, na-present ako siya. Grabe, hindi na siya sumali ako kay Lang. Importante, na-present ako siya. Simula nun, kahit sino yung sa akin, sige, kausapin natin ngayon. Pag naman nyo sabi, apply nyo, siya to, walang problema, kausapin natin ngayon. Hindi kausap nyo ako dati, siya to din, no? Alam, so galing mo, galing-galing yung presentation ko dati, di ba? Pero nakasal na loob yun, di ba? So, ibig sabihin guys, no? You just need to answer all the objections that they have on their mind. Kaya importante, pag-usapan natin follow-up, right? Konti na lang to. The best follow-up is yung kikitain mo ulit, syempre. Tandaan mo, di ba sabi nila, sa follow-up, ang rules dapat 48 hours. Paying, that's the basic, di ba? Pero as much as possible, di ba, pagka, bago kayo maghiwalay, eto pala, in closing the deal, kailangan mag-meet up kayo ulit with exact time and exact date. Parang invite pa rin. Parang inviting pa rin. Date, time, and place. Kailangan alam mo yan. Kailangan kitain mo siya ulit. Bakit? Pag yan, nabaliw at hindi makatulog, malalaman mo naman kasi pag tinext mo ng gabi, mag-reply. Pag hindi pa nananegative ng asawa, pag walang asawa, pag hindi pa nananegative ng nanay, ng tatay, kung sino-sino man sa paligid niya. Pag hindi pa nananegative, mag-reply pa. Tama ba? Yes! Magta-try yung maghanap ng pera. Yes! Pag yung naghanap ng pera, nag-try maghanap ng pera, okay, at some point, ibig sabihin, may ginawang effort, gusto niya talaga. Pero you have to understand na hindi lahat ng tao na pag ginusto, ganun kalakas ang loob, or pag ginusto, nagagawa. May mga tao na kailangan mo talaga i-guide. Okay? So, ibig sabihin, kunwari, pag-uwi ng bahay, o naka-uwi ka na ba, di ba? Tapos sabihin mo, oy, may good news ako sa'yo. Always provide with good news. Kinabukasan, good morning, di ba? Sabihan mo ako, update mo ako, ha? Okay, tapos sila mo good news, mami, may nakausapin naman ako. The best follow-up is you. Kailangan may nakausap ka. Kinabukasan, meron ulit. Kinabukasan, meron ulit. Huwag kang umasa sa isang kausap lang. Consistent ka dapat may ginakausap o may ginagawa. Para, kumbaga numbers game ba? Numbers game. Pero habang ginagawa mo yun, lahat ang pinipresentan mo, send mo sa kanila lahat ang ginakausap mo. Diba, kunwari, nakausap ka, nakalimang presentation ka na, nakausap ko ulit na yun. Send mo sa lima, papapapapak. O may ginakausap na lang ako ngayon. Next ko, send mo sa anin, papapapapak. O diba, nakausap na, papapapapak. Habang ginagawa mo yun, o kamusta, diba? Uy, magkita tayo. Pwede kaya set mo na ng time and date. Para maiwasan mo yung hindi nag-reply hanggang sa tuluyan na kayo hindi nagkita. Tapos na yung kwento, di ba? Not unlike pag inano mo ulit, di ba, magkita tayo Monday. Di ba, may merong Monday habit, kahit hindi pa siya member. At least kahit papano, di ba, maalaman niya study niya kung ano ba talaga yung rason, bakit hindi pa siya nakahanap ng source. Diba? Kasi possible, meron yung iba, hindi kaya hindi amin na sagad na yung Facebook, pero sagad na pala. Kasi syempre, nahihiya. Diba? So, at least para malaman mo, kitain mo ulit. Doon kasi pag face-to-face personal, mas malalaman mo yung totoong rason kung bakit hindi nakasali, kung bakit. Mas malalaman mo, unless for a tawag na ulit, hindi na nag-reply. Are you with me? Yes! That's the best follow-up. And then, update mo, sendan mo, huwag kang, pag hindi nag-reply, okay lang yun. Sendan mo pa din. Huwag kang masyadong pusong mabon. Negosyo to. Unreject, hindi ko yung negosyo. O di kaya, baka may, alam mo yun, bigyan mo sila ng benefit of the doubt. Na gusto nila, may mga bagay-bagay sa paligid nila na hindi nila alam paano harapin para makasali. Are you with me? Yan, isipin nyo yun, hindi yung grab yun. Hindi lang nag-reply, diba? Grab yun. Tapos next muna,
Isang araw lang hindi reply, niya, limang oras na. Grabe ka, ginanon mo na. Ay, bukod pa naman kita. Ngayon, kasama niya, ikaw yung sasali. Magkaibigan tayo, masimula ng baka pa. Puhugin pa tayo nun. Tapos ngayon, hindi mo ka nag-replyan. Tapos sabi, no, so ano siya? Good morning. Ngayon sa'yo, ikaw usap ko yung ano ng bank ko, di ba? Ito, na-turn off na agad sa'yo, di ba? O di kaya, di ba, next time, uy, ba't di ka nag-reply, nag-aalala ako sa'yo, okay ka lang ba? Ganunin mo, huwag ka masyadong agad, di ba? Huwag mo hindi nag-reply, galit ka agad. Na! Di ba? And frame! Sinso! Huwag ganon! Di ba? Sumali mo hindi, don't burn the bridges. Yes! Sumali mo hindi, kaibiganin mo pa din. Para pag yan naging okay, pag sumali, at least sa'yo sasali. Yes! Kasi pag binatrip mo yan, di ba? Yung pala ulang lang na pan, tapos may ibang nag... O, dito na siya sali, di ba? Trip siya sa'yo. Naintindihan niyo ba? Yes! And then, do it! More activity, more update. Minsan, padala ka ng quotes, di ba? Huwag mo iasa sa isang kausap lang yung pagyaman mo. Do it consistently. Pag may pumayo, huwag ka tumigil ulit. Sige pa. 1 year po ako. Imagine mo ha, 1 year ako. RBP, 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 RBP. Dumadami rin kami, syempre nag-RBP, nag-RBP. Dati po, 11 months po ako bago ng executive circle. Nang walang program, isa-isa pay-in. Ang hirap nun ha. Pa-isa-isa, masaya na pag may nagpito, piyesta na. Ang lupit mo na sa grupo pag may nagpito. Dati. Kaya napakaswerte niyo ngayon, kasi mas madali na ngayon. Ganun po dati. Kaya wala kang choice. Wala kaming choice dati, kundi sumobrang galing talaga. Sa pangangausap, sa pag-bridge, sa pag-close ng deal, sa pag-invite. Yes. Ngayon, hindi excuse na porket madali na, hindi pwede hindi ka gumaling. Hindi din, tamo ha? Imagine mo ganun dati, pero nagagawa, di ba? Ngayon, dapat mas magaling ka magpasali. Dati, pinapaliwanag namin, Royale, walang program. Royal Business Club talaga. Produkto talaga. Kaya hindi excuse mo, Lord, baka hindi sumali pag hindi Royal. Ano ka ba? Hindi ah. Malakas na tayo, wala tayong ilang patunayan. Yes! Kaya ang magsunta natin. Hindi mahiram. Totoo. May pangalan na tayo. Kaya dapat, pag tinanong ka next time, ano company mo? Royal! Yeah! Dapat hindi pag... Ano company mo? Royal! Ano? Yeah! Hindi mo masabi ng buo na eh. Bakit? Ano mali sa Royal? Tama ba? Yes! Sabihin mo, Royal, 14 years na kami nag-exist. Ang dami na napayaman. Ang dami na nabago buhay. Okay po ba yan? Yes! No need for false promises. No need. Kailangan mo lang magaling, sumagot ng tanong. Kailangan mo lang galingan yung presentation. Kailangan mo na ibida ng todo yung products. Yes. Kailangan mo na ibida yung kumpanya. Yes. Kailangan mo ng galingan. Magagawa mo yun pag parati mo ginagawa. Yes. Do it day in, day out. Day in, day out. Kahit 3 hours lang after mo mag-work. 3 hours lang after mo mag-work. Yung bago ka mag-umuwi ng bahay, hindi pwedeng wala ka presentation, at least isa.
Ang mindset ko po nun, nagsisimula po ako, hindi ako uuwi ng bahay hanggat wala akong limang presentation. Kaya kahit alas 3 na umaga no, nasa BGC ako, sabi ko, shit, yung schedule ko, alas 5 na madaling araw, alas 3 na, kakatapos lang namin mag-ma'am. Sabi ko, pag uuwi ako, ako humiga, sigurado ako, magigising ako alas 9 na. Hindi ako uuwi. Pinapark ko yung kotse ko dun sa BGC, o di kaya sa Eastwood, pag may tinukausap, kasi hindi madaming may call center, di ba? Papark ko dun, bubuksan ko lang ng konti dahil sayang sa gas, natitipid pa ako sa gas nun. Diba, bubuksan ko yan, higa ako, doon ako matutulog, mag-alarm ako. At isa, hindi ako komportable. Pag nag-alarm, gising talaga ako dahil hindi malalim yung tulog ko. At ano, mag-aayos lang ako, pausap sa McDo, bibili ng fries, at saka ano, usap, pa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 p
swipe tayo, bang! Tapos pag mayroong mga training, attend! Kahit may bayad, attend! Para mag-improve ka! Para mag-improve yung mindset mo, para may bago! Kailangan mo yun, kasi habang dumadami yung tao mo, iba't ibang ugali yung pagsamahan mo! Kahit pag hindi mo na-handle lahat yan, para yung may yapa, hindi mo ma-handle, may tamang handle lang pala sa mga yun! Attend! Attend! Hanggang sa pag lumaki yung organization mo, sige pa rin! Sabi ko nga dati, kung hindi ikaw nakatayo dito at nagtitraining, nakaupo ka dyan para makinig. Yes! Hanggang sa nagwa 1 million na! Ngayon po, I'm currently earning 1 to 1.5 million per month. Pero alam mo, imagine mo, 89 years na ako sa negosyo. Pero alam mo, sabihin ko sa'yo, hataw pa din ako. Nakatapos ko lang ng training sa isang group ko dito sa Manila noong Saturday. Umalakpak nga! After nun, uwi na naman ako. On the next day, papahinga na ako bukas. After nun, bigla ako raptor. After nun, balik akong Davao. After nun, ikot na naman ako buong Mindanao. Hindi dahil sa siguro po, pag sinanay mo kasi na yung sarili mo, and pag in-involve mo yung sarili mo sa mga tao, at pag naririnig mo na ultimo pangkain nila, nahihirapan sila, minsan yun na yung motivation mo. Para makatulong ka. Kasi ako, sa totoo lang, ako, wala na akong problema sa pagkain, wala na. Hindi ko na iniisip yun. Pero pag naririnig ko ibang members ko, na ultimo pang gatas ng anak, ultimo pang masahe, wala. Hindi ako makakampante. Ngayon, kung hindi ready yung character mo sa malaking blessing, kaya dapat huwag hindi ka nasa-stop mag-learn. Dapat matututo ka, daily, kailangan may matutunan. Para pag lumaki yung organization mo, alam mo i-handle ng tama. Kasi pag hindi ready ang character mo sa isang malaking organization, sayang. Panahon muna sana para yumaman ng todo at makatulong sa madaming tao. Pero dahil hindi ready, kasi may isang training na hindi ka nakatindan. Kasi ang pinaka-importanteng training, yung hindi mo nakatindan. Sobrang grabe yung nangyari sa akin sa Royale. Imagine mo, tatlong kotse. Pinus ko ngayon, sabi ko yun. Tatlong kotse ko sa akin, pangalan yun. Diba? At yung mga kotse ng mga members ko, sa akin yung pangalan yun. Diba? Hindi ba? Buwang! Bago pumunta dito, bumili ako ng 1 hectare. Pag uwi ko, bibili ako ng raptor. May watch count 725,000. Mali pala, mali. 750,000. Kasi pumunta kami sa Rolex store kahapon sa Moa. Tinanong ko to,
Sabi niya, how much is this? Sabi niya, ay, nagtaas na po yan. Sabi niya, magkano ba ito kasi? I bought this for 725. Wow! Diba sabi niya, nagtaas na po yan. Yearly po kasi nagtataas po kami, ni Olex. Magkano na to? 750. Ay, grabe, tumugodin pera ko. Samantayang dati! Pag Tokyo-Tokyo, happy-happy na ako! Samantalang dati ako ma-hold up! Samantalang dati ito yung buhay ko! Mas pagod at puyat pa ako yan! Pag na-hate ka kahit 5 minutes, sasanctional ka pa ng TN mo! Tama! Tama ba? Last year, nagpunta kami ni RJ, lahat ng core Latin Spartans sa league, pumunta na sa Singapore. Nag-shopping kami. Alam mo na gastos namin ng girlfriend ko? Almost 400,000. Sabi ko, grabe, 400,000. Sina-shopping na lang ngayon. Samantalang grabe. Yung titulo ng nanay ko, na pinaslice niya ng pagkadami-dami. Diba? Tapos ang mahal pala. Tapos ako'y pinagbayad. Buti na may pambayad na ako. Binayaran ako yung 150,000. Yung natay ko, pinadala nga ng kapatid ko. Kasi yung kapatid ko, at playado ko, may satellite ako. Ay, na satellite owner. Ito, yung playado ko ng kapatid ko. Kasi graduate. Yung pinangaral doon, galing din sa Royale. Pagka-graduate niya, since may account na din siya sa Royale, sabi ko sa akin ko na magtrabaho para family business. Siya ngayon nagpunang mabala doon, kahit wala ako, sa satellite ko. Tapos, kumikita din siya. Ang sweldo niya, 12,000 a month. Malaki yun sa probinsya. Pero alam mo kung magkano ang check niya? 30,000 ang check niya last week. Di ba mas malaki yung check niya sa sweldo niya? Alam mo, tinuturo ko na sa kapatid ko, yung trabaho mo, temporary lang yan. Kailangan mo lang yung matutunan so that you learn how the value of money. Pero yung income sa Ria, di ipunin mo yan. Gagawa tayong kumpanya, gagawa tayong another source of income na kahit papano, di ba? Other stream naman. Habang nag-royal tayo. Kasi pangarap ko magkaroon ng kumpanya eh. Na hindi, baka sabihin mo, hindi ako kumpanya. Ang mag-aing negosyo ba? Kaya mga hotel, yan, mga resort, di ba? Tapos ganito yung buhay ko dati. Kaya ako ito sinasabi sa'yo, kasi kung ganito ang buhay mo ngayon, kung sa ganito ka nabubuhay, maniwala ka sa'kin, lahat ng effort mo, lahat yan bayad. Lahat ng pamasahin mo, pinantahin mo nung nandito ka, lahat ng gasos mo, ilista mo! Darating yung time, isang tsekehan mo lang yan! Darating yung time, yung shopping mo, lupa! Darating yung time, yung shopping mo, kotse! Yun ang dahilan kung bakit ka nakaupo dyan ngayon! Hindi lang basta magpapingin! Kasi kung nandun ka lang parati sa pain at rejection, parati na katingin, mawawala ka talaga yung gana. Yes! Mayroon ka sa opinion dami rejection na nangyari sa buhay mo. Yes! At kung challenge na nakikita mo, mawawala ka talaga yung gana. Yes! Kaya pag nakikita mo, darating yung time. Yes! Hindi na problema natin yung pera. Yes! Yung pag-hospital, hindi mo na problema yung pera. Yes! Yun ang dahilan kung bakit ka nakaupo dyan ngayon. Yun lang po! Maraming salamat!